Ang tubig ay ipinapakita na tapos na sa lupa sa simula ng serye ng pelikula dahil sa pagtaas ng polusyon ng tao. Nawasak ang planeta. Si Dr. Kim ay inilalarawan bilang ang makikipagkita kay Dr. Song Jian. Sinabihan si Dr. Jian sa isang sikat na astrologist. Sinabi ni Dr. Kim kay Jian na pinili siya ng direktor na si Chu na pumunta sa Balhae Station. Gusto rin ni Dr. Jane na pumunta sa Balhae Station dahil nagtatrabaho ang kapatid niya sa isang space agency doon. Maraming taon na ang nakalilipas ang mga miyembro ng grupo ay namatay dahil sa isang pagtagas ng gas doon. Nang maglaon, ang Balhae Station ay isinara ng gobyerno. Ngunit ang kapatid ni Jian ay nagpadala ng mensahe bago mamatay ito ay nakasulat na mahahanap niya si Luna. Gusto rin malaman ni Dr. Jian kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Nakarating si Dr. Jane sa SSA at doon nakilala si Mr. Han. Siya ang kapitan ng misyong ito. Sinabi ni Dr. Kim sa lahat sa panahon ng pulong na nagpa siya ang gobyerno na isara ang Balhae Station. Mayroon lamang silang 24 na oras upang pumunta doon para sa pagkolekta ng ilang mahahalagang sample. Ang mga sample na iyon ay sarado sa isang kapsula. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng kapsula. Tinanong ni Dr. Jane si Mrs. Ngunit sinabi niya dahil sa radiation ng impormasyon ay nawasak. Hindi rin niya alam kung ano ang laman ng mga kapsula na ito. Nakahanda na sila sa paglipad at paglipad ng kanilang eroplano. Pumagsak ito sa lupain ng buwan. Nagkaroon ng problema sa paglanding. Kaya hindi nag-start ang makina at nag-crash ang kanilang eroplano. Maayos naman ang lahat at nakalabas sila ng ligtas. Ngunit ang mga nakatatanda na gumawa ng istasyong ito ay nasugatan ng husto. Ang kanilang mga tadyang ay nabali dahil sa pagbaba ng antas ng oxygen. Ang Balhae Station ay nasa layong 7 kilometro. At kailangan nilang marating bago bumaba ang kanilang oxygen level. Unti-unting lumalala ang kalagayan ng kanilang mga nakatatanda. Natuklasan din ng mga nakatatanda na hindi sila makakatakas. Inihiling nila sa iba pang mga miyembro na sumulong. Ang kanilang mga nakatatanda ay namatay at ang iba pang mga miyembro ay nakarating sa Balhae Station bago bumaba ang oxygen level. Ngayon ay kailangan nilang pumunta sa pangunahing command center para makatawag sila ng backup habang pinapanumbalak ang kapangyarihan ng system. Samantala, napansin nila ang isang bangkay at naroon din ang lalaki upang kunin ang mga kapsula na iyon. Ipinaalam sa kanila ng isang doktor mula sa grupo na tila nalunod ang lalaki. Ngunit ang iba ay tila kakaiba. Paano ang sinuman ay maaaring mamatay habang nalulunod sa istasyon? Si Mr. Han na siyang kapitan ay humihiling sa lahat na sumulong. Nang maglaon, napansin ng isang miyembro ng grupo ang temperatura ng radiation na. Ito ay normal na nangangahulugan na ang radiation ay hindi tumagas sa Balhae Station kailanman. Sinabi ni Dr. Jane na baka itinago ng gobyerno ang katotohanan. Baka may ibang dahilan ang pagkamatay ng mga miyembro ng grupo. Dahil hindi sinabi ng bangkay ng lalaki na namatay siya dahil sa radiation. Maya-maya ay pumasok na sila sa command center. Kinagawa nila ang plannings pagdating doon at mayroong kabuoang tatlong antas sa Balhae Station. Natuklasan nila na mayroong kabuoang tatlong imbakan. Ang mga sample ay inilagay doon ngunit may lihim na imbakan din. Si Dr. Jane lang ang nakakaalam nito. Sinabi ni Mr. Kim kay Dr. Jian na nasa espesyal na storage room si Luna. Inati sila ni Mr. Han sa iba't ibang grupo. Sinabi ni Dr. Jane sa lahat na kailangan nilang suriin ang katayuan pagkatapos makuha ang mga kapsula. Maya-maya, nakarating ang team isa sa isang pinto at naroon din si Mr. Han. Pagbukas niya ng pinto, maraming bangkay ang nahulog sa labas. Ang doktor ay nagsuri, at natuklasan na ang lahat ay namatay sa parehong paraan ng pagkalunod na. Sinabi ni Jian na matutuklasan nila ito kung magsasaliksik sila. Ano ang dahilan ng pagkamatay ng lahat dito? Ipinagbabawal ni Mr. Han at hiniling sa kanila na mag-concentrate sa misyon. Naabot ng team isa ang storage isa ngunit ito ay walang laman. Ipinapakita ang team dalawa at nakapasok din sila sa storage number 2. Walang laman ang imbakan at nakita nila ang bangkay ng isang lalaki. Nakita nila ang isang kapsula sa kamay ng lalaking iyon at nasa mabuting kondisyon ito. Sinubukan ng isang lalaki mula sa kanilang grupo na ilabas ang kapsula. Ngunit nahawa siya sa tubig ng Luna. Unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan. Isang lalaking nagngangalang Giso ang ipinakita na pinagsama sa ibang kumpanyang AR. Sumama siya sa kanila para magnakaw ng mga sample. Ngayon ay sinusubukang bitag ni Giso si Dr. Jane. Kaya lalayo siya sa kapsula.
Umalis si Jian at nagsimulang maghanap ng imbaka ng Luna. Ngunit hindi niya ito nakita. Ipinakita si Jisoo na papunta sa storage at sinusubukang hanapin ang tubig ng Luna. Nahulog ang kanyang sulo at napansin niya ang isang kapsula doon. Iyon ay nasa mabuting kalagayan. Sinabi ng ibang miyembro ng grupo kay Dr. Jian na hindi sumasagot si Jisoo sa radyo. Tumakbo si Jian sa storage at si Jisoo ay aalis sa storage. May humila kay Jisoo sa loob at nang makita niyang papasok siya sa loob ay may bumagsak sa kanya. Namatay siya at napansin ni Dr. Jian ang isang kapsula sa kanyang kamay ngunit may humihila nito sa loob. Sinuri ni Dr. Jian at may tumakbo habang kumukuha ng kapsula. Tumating ang ibang miyembro ng grupo at nalaman na namatay na si Jisoo. Sinabihan sila ng doktor na maraming bali sa katawan ni Jisoo. Ito ay hindi lamang dahil sa pagbagsak. Ang kanyang katawan ay ganap na nasira. Huli nilang nakita ang video ni Jisoo. Natuklasan nila na mayroong isang kapsula na maayos. May tumakbo habang kumukuha ng kapsula. Sa kabilang banda, lumalala ang kalagayan ng miyembro ng grupo nila. Nahawa siya sa tubig ng Luna. Kapag ang isa pang miyembro ay pumunta upang suriin sa kanya, napansin niya na ang kanyang kondisyon ay lumala at ang kanyang bibig ay natutunaw. Sinusubukan ng doktor na gamutin siya. Gayunpaman, maraming tubig ang tumutulo mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay namatay ang miyembro. Sinabi ni Dr. kay Mr. Han na hindi niya ito nakita noon. Hindi niya alam ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. Ito ay magiging mapanganib para sa iba. Sinabi ni Dr. Jian kay Mr. Hans na kailangan nating mangolekta ng mga sample mula sa iba pang mga bangkay upang malaman ang tungkol dito. Nang maglaon, nangongolekta sila ng mga sample mula sa iba pang mga katawan. Sa kabilang panig, sinusubukan ni Ji Han na kolektahin ang iba pang impormasyon. Sinusuri ni Ji Han ang ilang mga painting na ginawa sa mga dingding. Parang bata ang gumawa ng mga yan. Nakahanap sila ng bi-signal at umabot sa level 1 habang hinahabol ang signal. Level 1 ay nakalock at nakailangan nila ng password para makapasok. Sa kabilang panig, natagpuan din ni Dr. Jian ang imbaka ng Luna. Nakakakuha sila ng signal mula sa storage 3. Nagsusuri sila at nakahanap ng signal storage device mula sa Jisoo. Nakipag-ugnayan sila kay Mrs. Chu sa tulong ng device na ito. Kinausap ni Mr. Han si Mrs. Chu at nagtanong tungkol sa pag-access sa level 1. At sinabi niya sa kanya na walang anumang pagkakataon para sa radiation leakage. Kung nagtatago siya ng anumang impormasyon na maaaring magdulot ng panganib para sa iba. Upang hindi nila makumpleto ang misyon na ito, sinabi ni Mrs. Chu kay Hans na nagkaroon ng radiation leakage kaya naman isinara ang istasyon sa loob ng 5 taon. Sinabi ni Mrs. Chu na kailangan mong tapusin ang misyon na ito para sa iyong anak. Si Han ay may isang anak na babae na paralisado ang paa. At ipinalam ng doktor kay Han ang kondisyon ng kanyang anak na babae ay lalala. Kailangan niya ng purong tubig kung hindi ito mangyayari ay mawawala ang paa niya parati. Si Dr. Jian ay ipinapakita na sinusuri ang mga sample ng dugo kasama ang ibang doktor. Sinusuri niya at natuklasang normal ang lahat. Natuklasan niya ang isang layer ng tubig sa sample ng dugo ng miyembro na namatay dahil sa tubig ng Luna. Iba ang tubig na iyon sa ordinaryong tubig. Ang mga patong ng tubig ay tumigil sa kanyang katawan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Inahalo ni Jian ang sample ng dugo niya sa tubig ng Luna. Mabilis itong dumami. Ito ay patuloy na dumarami hanggang sa kanyang kamatayan. Tinanong ni Dr. Jian si Hans kung alam niya ang tungkol sa Luna Water bago. Sinabi ni Han kay Dr. Jian na pinag-aralan nila ang Luna Water. Kung tayo ay magtatagumpay, may lailigtas natin ang buong mundo. Sinabi sa kanya ni Jian na kinuha ng Luna Water ang buhay ng lahat sa istasyon ng Bolay. Kinagawa ng tubig ng Luna ang trabaho nito bilang isang virus. Ito ay patuloy na dumarami hanggang sa kamatayan ng tao. Ito ay walang katapusan, siguro kung sino man ang makakakontrol sa pagpaparami nito ay magtatagumpay ang taong iyon. Sa pamamagitan nito, may lailigtas natin ang mundo. Sinabi ni Dr. Jian sa kanya na ang tubig ng Luna ay natagpuan ng kanyang kapatid na babae. Nais din ito ng kanyang kapatid na babae at sinabi kay Hans na ang tubig ng Luna ay nasa pangunahing imbakan. Upang pumunta doon kailangan nilang pumunta sa level 1. Dr. Jian at Mr. Han pumunta sa level 1. Nakahanap sila ng storage sa sahig. Nang tingnan nila ang imbakan ay puno ng mga kapsula. Kinukolekta nila ang mga kapsula. Samantala, may umatake sa kanilang grupo at nahiwalay ang braso nito. Siya ay walang iba kundi isang maliit na babae na nagngangalang Luna. Lahat ay nagsimulang umatake kay Luna. Tumakbo si Luna mula roon at isang kapsula ang pumutok sa pagitan nila.
Tumataas ang level ng tubig at hiniling ni Gee. Hana umalis ang lahat. Umalis sila doon. Dahil sa pag-atake ni Luna, isang miyembro ng grupo ang nasugatan ng husto. Dinala ang miyembro ng grupo sa lab at Dynamo. Kinausap ni Mr. Han ang kanyang direktor at sinabing mayroong isang batang babae sa lab na ito na. Nakasuot siya ng lab coat at hiniling ng direktor na kumuha sila ng tubig ni Luna mula sa babae. Nais ni Dr. Gian na mangulekta ng data mula sa imbakan. Pinigilan siya ni Mr. Han na pumunta doon. Nakakapinsala ang lugar na iyon dahil sa pagsabog ng kapsula. Sinabi ni Dr. Gian na magdadala sila ng Luna water na ganito ay magiging delikado. Maaaring kumitil ito ng buhay ng maraming tao. Kaya kailangan nilang kumuha ng data mula sa imbakan. Nang maglaon si Dr. Gian at ang iba pang doktor ay nangongolekta ng data mula sa imbakan. Ngunit walang laman ang data dahil may nag-delete ng data dati. Napag-alaman na ang kanilang miyembro ng grupo na si Ryo ay pinagsama rin sa ibang kumpanya. Ipinadala ni Ryo ang mensahe sa kumpanya na nakuha niya ang sample. Sinusubukan niyang ilipat ang sample. Dumating si Dr. Gian at pinagbabawalan siyang gawin ito. Nandoon din si Luna at pinaputukan siya ni Ryo. Sinusubukan niyang tapusin siya ngunit pinagbawalan siya ni Dr. Gian. Sinubukan ni Dr. Gian na kontrolin si Luna. Ibinigay niya kay Luna ang Luna water. Samantala, sinubukan ni Ryo na barilin si Luna. Pumutok ang tubig ng Luna sa kanyang kamay at nagsimulang maghilam ang sugat ni Luna mula sa tubig. Tumakas siya at napagtanto nila na hindi matatapos si Luna sa tubig ni Luna. Hindi nila matatapos si Luna. Dahil si Luna lang ang nakakaalam ng sikreto ng tubig ni Luna. Ngayon ay balak nilang pulihin si Luna. Susubukan nilang dalhin doon si Luna kapag naglalagay ng kapsula. Bitagin nila si Luna kapag dumating ito para kunin ang kapsula na iyon. Delikado dahil hindi nila makontrol si Luna na sasalakay sa kanila. Sinabi ni Han kay Dr. Gian na siya lang ang makakakontrol kay Luna. Pinakita si Ryo na may kausap na lalaki. Ang sabi niya ngayon ay kailangan niyang baguhin ang plano. Hiniling ng lalaki kay Ryo na tapusin ang lahat. Pinapunta niya ito sa gate 7 at umalis si Ryo habang kinukuha ang lahat ng kapsula. Samantala, nakita siya ng miyembro ng grupo na inatake ni Luna. Aalis siya para sabihin sa iba. Bumalik si Ryo at tinapos siya habang binabaril siya. Kapag ang doktor dumating sa lab si Ryo at wala doon ang isa pang lalaki. Pinakita si Luna sa kabilang side, lumapit siya para kumuha ng tubig ni Luna. Pagdating ni Luna para kumuha ng tubig kay Luna ay binitag nila siya. Sinubukan ni Luna na tumakbo mula doon. Ang kanyang paa ay naipit doon at sinubukan ni Dr. Gian na takasan siya. Natuklasan ni Dr. Jane ang pangalan ng babae, ito ay Luna 073. Nagsimulang umiyak si Luna at binuksan nila ang pinto. Nahuli nila si Luna. Sa kabilang panig, naabot ni Ryo ang command center at isinara ang system. Nakatakas na rin si Luna doon. Pumunta si Dr. Gian sa likod niya at nakarating sa isang kwarto habang hinahabol siya. Ito ang silid kung saan nakatira si Luna sa loob ng maraming 100 taon. Nakahanap si Dr. Jay ng ilang larawan ng kanyang kapatid. Ibig sabihin kwarto ito ng kapatid niya. Ito siguro ang dahilan kung bakit kilala ni Luna si Dr. Gian. Sa kabilang panig, ang kabilang doktor ay ipinakita na. Siya ay nagsuri sa refrigerator at nakita ang bangkay ng kanyang miyembro ng grupo. Sinabi niya ito kay Han at sinabi sa kanya na wala si Ryo dito. Uminom din siya ng mga kapsula. Naunawaan ni Han ang lahat na tinapos ni Ryo ang miyembro ng grupo. At tumakas siya dala ang mga kapsula na iyon. Nakarating si Ryo sa command center. Isang miyembro ng grupo ang nag-aayos ng command center. Pinaputokan niya ito at nagsimula ang away sa pagitan nila. Sinisikap ng miyembro na iligtas ang sarili mula sa kapsula sa labanan. Ngunit pinaputokan niya ito. Dahil dito pumutok ang kapsula at namatay ang miyembro ng grupo dahil sa impeksyon. Nakahanap si Gian ng isang hard disk doon at nang suriin niya ito. At natuklasan ng kanyang kapatid na babae at ng iba pang miyembro ng grupo na sinusuri ang tubig ng Luna na ito sa mga tao. 72 batang babae ang namatay dahil sa pagsubok na ito. Nang masubok si Luna sa huli ay nakatakas siya kahit papaano. Sinabi ng kanyang kapatid na babae na pinipilit sila ng kanyang mga nakatatanda sa paggawa nito sa mga tao. Naramdaman nila na kung magiging matagumpay ang pagsubok na ito ay may iligtas natin ang iba. Mamaya, pinagaling ni Gian ang sugat ni Luna gamit ang tubig ng Luna. Isang miyembro ng grupo ang dumating at sinubukang wakasan si Luna. Ipinaunawa ni Dr. Gian sa kanya na hindi tayo aatake ni Luna. Tiniling ni Mr. Han na dalhin sila sa lab. Ipinakita ang ibang doktor at natuklasan ang mga bangkay ng maraming batang babae doon.
Nang makita ito, sumigaw ng malakas ang doktor at dumating si Mr. Han. Napagtanto nila na ang mga tao ay sinusuri nito. Binuksan ni Ryo ang sistema ng ventilasyon dahil dito kumakalat ang tubig sa luna sa istasyon. Maya-maya pumunta sila sa command room at natuklasang tinapos ni Ryo ang isa pang miyembro. Umalis si Ryo at sinubukang hanapin sina Jian at Luna. Inawakan ni Mr. Han si Ryo. Sinabi ni Ryo kay Mr. Han na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari dito. Ano ang tubig ng Luna? Samantala, nakatanggap si Ryo ng mensahe sa isang device at sinubukan niyang tumakas. Sumabog ang lahat at mayroong tubig sa lahat. Nang dako na nahawahan si Ryo ng tubig ng Luna. Sinabi ni Jian sa hepe at sa mga doktor na ang mga tao ay nasuri dito. Pinili ako ni Dr. Chu habang isinasaalang-alang na ang kapatid ko ay nasa misyon din na ito. Kaya naramdaman niyang hindi ko ito ihahayag. Samantala, dumating si Mr. Han at hiniling na umalis ang lahat. Walang maayos dito at natuklasan ni Jian na siya ay nahawaan din. Nagkulong siya sa isang lab. Pero ayos na siya paggising niya. Sinabi sa kanya ni Doctor na nahawa siya ngunit gumagana ang DNA ni Luna sa tubig ng Luna bilang isang antibiotic. Itinigil nito ang pagpaparami nito. May liligtas sila ni Luna. Pinapunta sila ni Mr. Han sa gate 7. Doon sila nag-uusap ni Mr. Kim. Tinanong ni Doctor Jane si Kim kung dadalhin nila si Luna sa lupa kaya ano ang gagawin nila sa kanya. Sinabi ni Mr. Kim na walang nakakaalam tungkol sa tubig ng Luna at Lune 073. Tanging gobyerno lamang ang maaaring mag-aral nito. Sinabi ni Jian sa kanya na ang tubig ng Luna ay hindi pa rin matatag at maaaring sirain ang lahat. Papahirapan si Luna kung ipapadala siya for the sake of research. Sinabi ni Mr. Kim na hahanapin niya ang isang paraan hanggang sa sila ay bumalik. Ngunit si Dr. Jian ay walang tiwala sa sinuman. Gusto niyang pumunta sa ISTR habang kinukuha si Luna. Isa itong International Space Agency. Doon ililigtas si Luna. Gusto niyang kunin si Luna. Pero sabi ni Mr. Han kay Jian mangyayari ito kay Luna kung saan man siya naroroon. Mahalaga para sa kanya na matapos ang misyon na ito para sa kanyang anak na babae. Dinala ni Luna ang lahat sa gate 7. Inihintay sila ni Ryu. Natuklasan ito 5 taon na ang nakakaraan nang tumagas ang tubig ng Luna may mga taong nagtangkang tumakas. Ngunit ayon sa tagubili ni Dr. Chu, Ryu at ng iba pang mga sundalo ay tinapos sila. Tumataas ang level ng tubig. Wala silang masyadong oras at binaril ng cheat si Ryo. Mamaya, lumipat sila sa silid. Sinubukan ni Mr. Han na buhayin ang silid mula sa loob. Napagtanto ni Han na maaari itong i-activate mula sa loob. Kailangang may mag-activate nito habang lumalabas. Lumabas si Han para i-activate ito at napansin ni Jian na lumabas na naman si Han. Pinagbawalan ni Jian si Han na gawin ito. Walang ibang paraan si Han ngunit ang sabi niya kung saan man pumunta si Luna kailangan mong manatili sa kanya. Umalis sila, napansin ni Dr. Jian at ng iba pang mga doktor na tinanggal ni Luna ang kanyang spacesuit. Inahanap nila si Luna, nakita nila si Luna na nakatayo sa buwan. Nakatayo siya ng walang spacesuit o oxygen. Siya ay humihinga ng walang anumang sistema ng suporta. Si Mr. Han ay ipinapakita din sa labas ng istasyon. Si Mr. Han ay nilapitan ni Luna na nagbigay sa kanya ng sticker ng kanyang anak. Samantala, nakita ni Han si Luna, dumating ang isang spacecraft na nagligtas sa kanila. Dito nagtatapos ang Season 1.